Problem number 117. Find the smallest diameter of bolt that can be used in the clevis if P is equal to 400 kN. The shear strength per bolt is 300 MPa. Para sa problem na to, ang i-analyze lang natin ay yung shearing failure nitong bolt mismo. Kasi yun lang yung merong given na strength capacity. Since shear strength yung given sa problem, gamitin lang natin yung formula na shear strength is equal to force over area. From that formula, force is equal to shear strength multiplied by area. The force that will cause shear failure in the bolt is given, which is equal to 400 kN. I-multiply lang natin ng times 10 to the 3 para maging Newton, equal to the shear strength of the bolt, which is also given, 300 MPa or Newton per millimeter squared. Ang question ngayon, ano yung value ng area na ma-shear sa bolt? Para magkaroon ng total shear failure sa bolt, ay kailangan masira yung part na ito ng bolt. Ipinakita ko lang yung part ng bolt na magkakaroon ng shear failure. Ito ay ito yun, yung shaded ng red, at ito ay ito naman yun. Meron tayong dalawang area na kailangan masira para magkaroon ng shear failure or total shear failure sa bolt. Ito ngayon yung ating shear area or AS. Equal yan sa cross-sectional area ng bolt, which is equal to pi, diameter ng bolt, squared over 4. Dahil dalawa yan, i-multiply natin ng 2. Ito yung tinatawag natin na double shear. Ilagay lang natin yung AS sa equation na iniwan natin kanina. Maka-cancel out yung Newton sa equation na to at i-rearrange lang natin yung ating equation. D squared is equal to 400 times 10 to the 3 multiplied by 4 millimeter squared all over 300 pi times 2. By calculating this equation, D squared is equal to 848.83 millimeter squared. And the value of D is equal to 29.13 millimeter. And this is now the smallest diameter of the bolt that can be used in the clevis if the value of P is equal to 400 kN. Problem number 119. Compute the shearing stress in the pin at point B for the member supported as shown. The pin diameter is 20 millimeter. Itong figure na nasa loob ng circle is the blow-up of the pin at point B. To determine the shearing stress in the pin at point B, gagamitin lang natin yung formula na shear stress is equal to force over area. The question is, ano yung value ng force na gagamitin natin para masolve yung equation na to? The answer is the value of the reaction of pin support at point B. So, kailangan natin munang hanapin yung value ng reaction ng pin support sa point B. I-denote natin na RB vertical yung vertical component and RB horizontal yung horizontal component ng reaction ng pin sa point B. By taking the free body diagram of the member, mag-take tayo ng summation ng moment sa point C by taking all clockwise rotation as positive is equal to 0. Para mas madaling mag-moment sa point C, i-resolve natin yung 40 kN force into its horizontal and vertical component. Since yung angle na 35 degrees ay adjacent sa horizontal axis, therefore itong horizontal component ng 40 kN force ay equal sa 40 cosine 35 degrees. At yung vertical component naman ng 40 kN force ay equal sa 40 sine 35 degrees. Going back to the summation of moment, unahin natin i-moment yung RB vertical multiply by its moment arm. Ang moment arm ay yung perpendicular distance ng force hanggang sa point C, which is equal to 250 mm. Kapag nag-rotate yung RB vertical sa point C, yan ay magro-rotate ng paklakwise. Kaya positive yung sign ng moment ng RBB sa equation na to kasi clockwise yung in-assume natin na positive. Ang next na i-moment natin ay yung vertical component ng 40 kN force,
which is equal to 40 sine 35 degrees. Ito yung line of action ng vertical component ng 40 kilonewton force, at ang perpendicular distance ng force na to hanggang sa point C ay equal din sa 250 millimeter. Positive din yung sign ng moment na to kasi magro-rotate siya ng paklakwise sa point C. And next is the horizontal component of the 40 kilonewton force, which is equal to 40 cosine 35 degrees. Ito naman yung line of action ng horizontal component ng 40 kilonewton force. At ito yung value ng moment arm ng horizontal component ng 40 kilonewton force hanggang sa point C, multiplied by 200 millimeter. Positive din yung value ng moment ng horizontal component ng 40 kilonewton force kasi magro-rotate siya ng paklakwise sa point C. Yung RBH ay magpapass through mismo sa point C, therefore 0 yung value ng moment niya sa point C. At wala nang ibang force pa na magki-create ng moment sa point C, i-equate na natin yung equation natin sa 0. By computing this equation, the value of RB vertical is equal to negative 49.156 kilonewton. Dahil negative yung sign ng answer na nakuha natin, ibig sabihin mali yung direction ng RB vertical na inassume natin. Para mawala yung negative sign sa value ng RB vertical, gagawin lang natin ay i-reverse yung kanyang direction. Yung inassume natin na direction ng RB vertical ay upward, therefore ang correct direction niya ay downward. Para naman makuha yung value ng RBH, gamitin lang natin yung summation forces horizontal is equal to 0. Ang mga horizontal force na nag-a-act sa member ay yung RBH mismo, pakanan kaya positive, at yung horizontal component ng 40 kilonewton force, pakanan din kaya positive, plus 40 cosine 35 degrees. Wala nang iba pang horizontal force na nag-a-act sa member, equate na natin yung equation na to sa 0. And the value of RBH is equal to negative 32.766 kilonewton. Again, since negative yung sign ng answer na nakuha natin, ibig sabihin mali yung direction ng RBH na inassume natin. Para mawala yung negative sign, ibahin lang natin yung direction. RBH is equal to 32.766 kilonewton. Since ang inassume natin na direction ng RBH ay pakanan, therefore, ang correct direction niya ay pakaliwa. Yung RBH and RB vertical ay rectangular component lang ng resultant reaction sa point B. Ito ngayon yung resultant reaction na nag-a-act sa point B. Denote natin to as RB. To determine the value of RB, RB is just simply equal to the square root of RB vertical squared plus RB horizontal squared. The value of RB vertical is equal to 49.156 squared and RB horizontal is equal to 32.766 squared. And the value of RB is equal to 59.076 kilonewton. Going back to the shear stress formula, shear stress is equal to force over area. Shear stress is equal to the force that will cause shear failure in the pin at point B. And that is equal to the resultant reaction in the pin at point B, which is RB. At yun yung na-compute natin na 59.076 kilonewton. Para maging newton, i-times 10 lang natin raised to exponent 3. Same as to problem 117 na in-explain na natin, ito yung tinatawag natin na double shear, kaya imumultiply lang natin yung area ng pin sa point B ng 2. Ang diameter ng pin ay equal sa 20 mm over 4. Ito yung tinatawag natin na double shear. And the shearing stress in the pin at point B is equal to 94.02 newton per millimeter squared or megapascal.